Kod at nagmamahal sa bayan ng 81 taon, alay ang tamang balita, tamang serbisyo sa Pilipino. Ito ang DZRH, sumasabay sa kasaysayan ng bayan. DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipino. DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. DZRH. Miyembro ng KBB, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang Biyernes ng umaga sa inyo lahat, mga kaibigan. Magandang Biyernes. Araw ng Biyernes po ngayon. Ngayon po ay holiday at isa pa. Magandang balita naman po yan, ano ho. Payday po doon sa mga magandang balita para sa may mga trabaho. Medyo mainit. Ayan, medyo. Ngayon, naramdaman ko ang init ngayon, ah. Anyway, mga kaibigan, magandang DZRH Manila at ng DZRH News Television. Maganda araw po sa inyong lahat. Showbiz Spotted. Nahitin po tayo ngayon sa mga balitang showbiz. Narito na agad ang ating mga headlines sa ating mga balitang targets. Ito po. Showbiz Spotted number 5. Aliwan Fiesta Digital Queen 2020 ng Manila Broadcasting Company tuloy na tuloy. Showbiz Spotted number 4. Mag-asawang Sara Jeronimo at Mateo Guadicelli nag-honeymoon at birthday sa Amanpulo sa gitna ng COVID-19. Showbiz Spotted number 3. Sandara Park trending sa Twitter dahil sa pagsasalita ng Tagalog sa isang Korean show. Showbiz Spotted number 2. Nikki Valdez nagsisi sa pagboto kay Pangulong Rodrigo Duterte. Showbiz Spotted number 1. Nagpakilalang anak ni John Rigala, gustong makilala ang aktor. Iyan po naman, mga kaibigan, ang mga headlines na hitik na hitik po tayo talaga ngayon ng ating mga balitang showbiz. Ano? Doon sa mga gusto magpabati, mag-drop lamang kayo ng message sa ating comment section po naman ng ating Facebook Live. Ano? Para po mabati ko po kayo. Pero paunahan ko na po ang aking pagbati dahil kanina pa po siya nag-iintay, mga kaibigan. Si Mama Flor de Reyes Espadilla. Hi, Mama Flor de Reyes Espadilla. Ayan, maraming salamat sa walang sawang panunood. And of course, sa aking na si Aaron Santos na nanonood po naman sa kanyang bahay gamit po ang wifi ng kapitbahay. Magaling mang hack itong si Aaron Santos kaya nakagamit ng wifi ng kapitbahay. Magandang araw sa UFS. At ngayon, natsatayin kagad natin, mga kaibigan, ano, ang ating po naman mga detalye sa ating mga headlines, sa ating mga balitang targets. Doon po naman sa mga, alam naman natin na ang Pilipinas is a crazy pageant nation, mga kaibigan, ano. Kaya't ang Manila Broadcasting Company hindi man po natuloy ang reyna ng aliwan itong nakaraang April, ano, ay meron naman po kaming virtual competition, virtual beauty pageant na tinatawag po namang Aliwan Fiesta Digital Queen 2020. This is the first time, mga kaibigan, na magsasagawa po naman ng digital pageant po naman ang Manila Broadcasting Company. At para po naman sa ibang detalye, narito po, panoorin nyo.
Dahil usong-uso na ang virtual competition sa mga beauty pageant, magsasagawa rin ng virtual beauty pageant ang Manila Broadcasting Company at ito ay tatawaging Aliwan Fiesta Digital Queen 2020. Ayon sa PR head ng MBC na si Susan Arcega, nais ng MBC na panatilihin ang pangarap ng mga magagandang Pinay na maging isang beauty queen. Ang search for Aliwan Fiesta Digital Queen 2020 ay bukas para sa mga tunay na babae, edad 16 to 28 years old, single at may pleasing personality. Kinakailangan ding well-versed sa culture, customs at tradition ang magiging representative ng bawat region kung saan kailangan ding kaya nitong i-express ang kanyang sarili sa English at Pilipino. Sa mga interesado, i-download, fill upon at i-submit sa pamamagitan ng email ang registration form na nakapost sa Facebook page ng Aliwan Fiesta kasama ang barangay certificate at 3 minutong introduction ng bawat candidate. Ang deadline ng submission ng mga gustong sumali ay sa August 16 na. Ang mananalong Aliwan Fiesta Digital Queen 2020 ay tatanggap ng 50,000 pesos, ang first runner-up ay tatanggap ng 25,000 pesos, at ang second runner-up ay tatanggap naman ng 15,000 pesos, habang ang mga finalists ay makakatanggap ng 10,000 piso. Samantala, mananatiling reyna ng Aliwan naman si Roy Neve Comanda ng Panagbunga Festival ng Baguio hanggang sa muling maibalik sa normal ang lahat at muling gawin ang reyna ng Aliwan. Ayan po ha, doon sa mga magaganda, Perlita Kabanglan, Karyaga, sumali ka na. Para naman meron na kaming ano, matatalo. Ang aking mate na si Perlita Kabanglan, Karyaga, pinasasali ko mga kaibigan, para sigurado may talo na. I love you, mate! At sabi ni Icon Santos, may pambayad daw siya. Ayan, oo. Saan naman kayo nakakuha ito ng pambayad? Ako, delikado. Kung may nawawala-wala ng mga pera dyan sa kapitbahay, alam niyo na kung sino. Yan mga kaibigan, atin pa naman detalye sa ating Showbiz Spotted number 5. At ngayon, punta na natin ating detalye sa ating Showbiz Spotted number 4. Ang mag-asawang Sara Jeronimo at Mateo Godicelli ay nag-honeymoon at nag-birthday celebration sa Amanpulo. Naku, grabe. Alam niyo mga kaibigan, dito sa Amanpulo, ano, mga talagang mayayaman, as in talagang mayayaman lang talaga, mapipera lang talaga, ang po pwede nga pumunta dito po naman sa Palawan ito, di ba? Yung Amanpulo na ito, sa gitna po naman, sila po ay nag-celebrate ng kanilang birthday ni Sara Jeronimo at nag-honeymoon na rin sila. It's a long overdue honeymoon mga kaibigan kina Sara at sa kay Mateo, ano, sa gitna po naman ng pandemya. Ang buong detalye, narito po, panoorin natin. Maging ang virus ay hindi kayang hadlangan ang pagdaraos ni Sara Jeronimo ng kanyang birthday at ang kanilang naudlot na honeymoon ng kanyang mister na si Mateo Godicelli. Nag-celebrate ang dalawa na naturang mga okasyon sa Amanpulo sa Palawan noong weekend lamang. Ipinost ni Mateo ang litrato nilang dalawa ni Sara sa kanyang Instagram account. Maging ang celebrity dermatologist na si Vicky Bello ay nag-post din sa kanyang Instagram account ng litrato ng dalawa kung saan kinumpirma din ito na nagtanim pa ng coconut tree ang mag-asawa. Ayon kay Bello, natuloy din ang honeymoon ng mag-asawa na naantala dahil sa lockdown na nangyari dahil sa COVID-19. Kung matatandaan, sikretong ikinasal sina Sara at Mateo sa pamamagitan ng civil wedding noong February 20 kung saan nauwi pa ito sa kontrobersiya nang biglang dumating at magwala ang nanay ng singer na si Divine sa reception dahil hindi umano ipinalam sa kanya ang pag-iisang dibdib ng mga ito. Samantala, maging si Scarlett Snow ay nag-share din ang litrato ng dalawa sa kanyang Instagram account. Ay, umaapaw ng pagmamahalan mga kaibigan doon sa Amanpulo, ano? Ginagawa talaga itong honeymoon na place ang Amanpulo kasi napakaganda. It's a paradise talaga mga kaibigan. Even Hollywood celebrities ay pumupunta po dyan sa Amanpulo, ano? Oh, dyan sa Palawan. Ayan. Kaya, tawag dito, itong si Icon Santos, inagyayaya dyan at ililibre niya raw ako sa Amanpulo. Ang taray, di ba? Ikaw na ang kumikita sa ukay-ukay. Ayan. Okay. So yung mga kaibigan, atin mo naman detalye sa ating Showbiz Spotted number 4. At bago natin putahan ating detalye sa ating Showbiz Spotted number 3, ay bumati muna tayo mga kaibigan dahil baka matabunan na naman ito, no? Dahil nanonood po sa atin si Zaira Suniga. Hi Zaira! Maraming salamat sa panonood mo, Mama Zaira.
And of course, si Lina Reyes Montialto na nanonood din po sa atin. Magandang araw po. Maraming salamat, Mama Lina. And of course, aha, ang beauty queen, mga kaibigan, na si Miss Liena Tan ay nanonood sa atin. Hello. Ito si Liena Tan, mga kaibigan. Ikinukumpara ko siya sa yung pagiging ano, royal na royal maglakad, royal na royal kumilos sa pageant, mga kaibigan. Ikinukumpara ko siya kay ano, kay Rufa Gutierrez noong sumali si Rufa Gutierrez sa Miss World. Grabe, napaka-royal maglakad ni Rufa at gantong-ganto rin itong si Liena Tan. Ayan, hello sa iyo, Miss Liena Tan. Ayan. And of course, si Mama Leticia Buencamino, nanonood din po sa atin. Magandang araw po. Ayan. At saka si Mama Francia Manzanido. Mama Francia Manzanido, stay safe din po kayo. Okay. Si Mama Marlene Aquino, magandang tanghali daw. Watching from Hong Kong. Magandang araw po. Okay. And of course, batong ulit natin ang bunsong anak po naman ng aking mate na si Pernita, no, si JC. Natatandaan ko pa, JC. Ayan, JC Cabarlan JC Carriaga. Ayan. And of course, si Hermo Henes Catalan Jr. nanonood siya sa atin, siya all the way from UAE, United Arab Emirates, mga kaibigan. Okay. And of course, si Wilson Cortez Sr. na nanonood naman sa atin mula sa Puerto Princesa City, Palawan. At syempre, ang ating avid viewer na si Jaime Libadisos. Okay, so yung mga kaibigan, ang mga pauna natin pagbati mamaya, babatiin pa natin ang iba, no? Samantala, punta muna natin. Ito po naman trending ngayon sa Twitter. Walang iba ko hindi ang tinaguri ang pambansang krong-krong ng Pilipinas na si Sandara Park, dahil nag-trending po ito sa Twitter dahil sa pagsasalita po nito ng Tagalog sa kanyang o sa isang Korean show. Aba, panoorin nga po natin ang buong detalye. Narito po. Trending na naman sa Twitter ang tinaguriang pambansang krong-krong ng Pilipinas na si Sandara Park matapos na magsalita ito ng Tagalog sa isang Korean TV show. Nangyari ang naturang insidente sa ika-207 na episode ng weekly entertainment talk show na Video Star, kung saan isa si Sandara sa mga host nito kasama si na Kim Sook, Park na Ray at Park Soyun. Sa nasabing episode, nag-guest ang show ng mga actress na gumaganap sa role ng mother-in-law sa mga Korean movie at K-drama, kung saan isa sa naging guest ng mga ito ay si Choi Soo-rin na napanood sa The Great Show noong 2019. Nagkaroon ng eksena sina Choi at Sandara na mas kilala ngayon bilang si Dara, kung saan ang eksena ay hindi type ng kanyang mother-in-law ang kanyang manugang. Nang magsimula na ang eksena ay nagbatuhan na ng linya sina Choi at Dara, ngunit sa bandang kalagitnaan ng kanilang eksena ay na-confuse na si Dara sa mga sinasabi ni Choi, kung kaya't dito na siya nakapagsalita ng Tagalog. Agad na bumitaw si Dara ng mga katagang, "Ano pong sinasabi nyo? Hindi ko kayo maintindihan. Galing po ako sa Pilipinas kaya hindi ko alam. Hindi ko alam ang sinasabi nyo." Na ikinakonfuse din ni Choi at naging dahilan kung bakit nagkatawanan ang mga kasamahan nila sa studio. Lalo na puno naman ang tawanan ng studio nang biglang sabi ni Dara ang mga salitang "I want divorce" sa salitang Korean. Dahil sa pagtatagalog ni Dara, kung kaya't dinagsa ito ng papuri mula sa mga Pinoy na followers nito sa kanyang Twitter account. Ayan po, mga kaibigan, no? Nakakatuwa ito sa Sandara Park, no? Hanggang ngayon ay hindi niya talaga makakalimutan ang Pilipinas, o hindi niya nakakalimutan ng Pilipinas. As a matter of fact, doon sa kanyang Instagram at saka sa Twitter account niya ay talaga namang ipinopromote niya ang magagandang beach resort dito sa Pilipinas, dahil siya at sinasabi niya talaga na siya ay pusong Pinoy pa rin talaga hanggang ngayon. Nakakatuwa, no? Sa Sandara Park, mga kaibigan, sino ba yung ano niya? Yung kanyang collab team doon sa PBB? Si Hero. Hero Angeles, no? O, si Hero Angeles. Ano, no? Star Circle pala, Star Circle Quest, si Hero Angeles, kung saan naging ultimate winner silang dalawa, no? At si Hero ngayon ay hindi na nagpatuloy sa pag-aartista. At alam ko nagtuturo ngayon si ano, si Hero sa UP, no? UP Diliman, o nag-aaral siya, nagpatuloy siya sa pag-aaral at nagtuturo na siya ngayon. Ayan, matalino yung batang yun, no? Napakatalino. Okay. So nanonood din po sa ating mga kaibigan, walang iba kundi si ayan, ang aking kapatid na si Bing Villamora ay nanonood sa atin. Ayan, magandang araw. And of course, si 2019-2020 Mrs. Philippines, ang napakaganda at napakaliit-liit ng bewang. Walang iba kundi si Mary Grace Avanzado, na napakagaling pong gumawa at napakasarap gumawa ng cake. Ayan,
So ano, magandang araw sa iyo. Ayan, sana matuloy yung pageant mo, no? Sana kahit virtual competition, 'di ba? Para naman I'm sure mananalo itong si ano, itong si Mary Grace do sa Mrs. International. Ayan. Hello, and of course, hello din kay Angelina Lubiskel Dukot. Nanonood din po siya sa ating ngayon. At saka si Melz Malate, nanonood mula sa Taguig. At syempre, may mawawala ba naman sa panonood ang ating avid mula po naman sa Hong Kong? Nakakalimot ako sa dami nagpapaano. Si Lance Antuan. Ngayon at sadayin natin ating detalye sa ating Showbiz Spotted number 2. Dahil itong si Nicky Valdez po ay nagsisisi daw po sa pagboto kay Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit niya ito nasabi? Narito ang ating report. May himig ng pagsisisi sa payag ni Nicky Valdez sa pagboto niya kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang Instagram account, nag-post si Nicky ng mahabang statement na may pagsisisi dahil hindi umano na-address ng Pangulo ang tunay na problema ng bansa sa ginawa nitong State of the Nation Address o SONA noong Lunes, July 27. Sa kanyang paunang salita, sinabi nito na mula na maging registered voter siya ay siniguro niyang bumoto ng mga politikong may magagawang mabuti sa Pilipinas. Ito umano ang dahilan kung kaya't noong 2016 ay ibinoto niya at maging ng kanyang buong pamilya si Duterte sa paniniwala umano na magkakaroon ng boses ang maliliit na tao na sinasabi raw nito noon na dadamayan niya. Sinabi pa ni Nicky na nakita nilang pamilya ang pagiging simple nito dahil kahit presidente pa raw ay kayang-kayang abutin ng mga tao. Noong una raw ay baliwala sa kanya ang pagmumura nito, ngunit sa loob daw ng 4 na taon ay nakita niya ang tunay na ugali ni Duterte na dahilan upang questionin niya ang pamamalakad dito. Ayon pa rin kay Nicky, kahit ang Santo Papa ay minura rin ni Duterte at wala rin itong respeto sa mga kababaihan kahit na may mga anak itong babae kung saan inuna pa raw nito ang galit at paghihiganti kahit wala raw itong pakialam sa mga nangangailangan ng tulong at sa problema ng bansa, sabay tanong ni Nicky kung bakit nasa China ang katapatan ni Duterte. Binira din ni Nicky ang pagsasabatas ng Pangulo sa Anti-Terror Bill at ang pagpapasara nito sa ABS-CBN samantalang wala itong ginawa para sa mga POGO o Philippine Offshore Gaming Operator, sabay tanong nito kung iyon raw ba talaga ang plano ng presidente sa Pilipinas. Sa bandang uli ay nagtanong si Nicky kung ano na naman daw kaya ang sasabihin ng Pangulo bukas at baka sabihin na naman daw nito na joke lang ang lahat. Ano ba masasabi ko doon? Ayoko na magsalita tungkol sa isyong yun, mga kaibigan. Ano, hayaan natin si Nicky Valdez na hayaan natin si Nicky, mga kaibigan, ano, na magbigay ng kanyang statement tungkol sa pamamahala po naman ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. Basta kami dito sa media, kami po ay walang kinikilingan, okay? Meron kami, syempre, meron kami, mga kaibigan, pinapalakpakan ako ng ating IT. Parang hindi sila naniniwala sa sinasabi ko. Si Raulo Capirds, ha? Anyway, mga kaibigan, ano, sa amin, of course, meron kami kinikilingan ng mga politiko, pero as much as possible, hindi namin to sinasabi on air kung sino aming kinikilingan. Ano, ho? Sinasapuso lamang namin yan. Pero ayaw nyo maniwala sa akin. Kumbara, saan paligita dyan, ha? Kahit hindi kita nakikita dahil nagka-camouflage ka sa dilim, ha? Okay. Anyway, mga kaibigan, number 1, meron daw po isang binata, mga kaibigan, ano, nagpakilalang anak po ni Jana Rigala, taga Batangas daw po ito, mga kaibigan, at gustong-gusto nitong malaman o makilala at magkita na sila ng kanyang ama na si Jan Rigala. Ito mga ba talaga ay anak ni Jan? Malalaman natin dito sa report. Nais makilala ng isang 24-anyos na lalaki na nagpakilalang anak siya ni Jan Rigala, ang aktor. Ang nasabing lalaki na nakilalang si Jan Santos ay taga-Tanawan, Batangas, kung saan matagal na raw niyang gustong makilala ang kanyang biological father na aktor. Nang mabalita sa entertainment site na pep.ph, ang naging kalagayan ng aktor ay kumontak dito ang isang Gloria Silva del Mundo na umano'y kagawad ng barangay Banjo East, Tanawan, Batangas, kung saan sinabi nito na kaibigan ng kanyang anak, ang anak ni Jan Rigada na si Jan Santos. Ang nanay umano ni Jan Santos ay kapangalan ni Congresswoman Vilma Santos, kung saan sa Japan umano nagkakilala ang mga ito na magtrabaho si Vilma bilang entertainer doon.
Noong nabuntis umano si Vilma ay hindi inako ni Jan ang bata dahil hindi umano siya sigurado kung siya ang ama ng ipinagbubuntis nito. 7 taon daw nang iuwi ni Vilma ang anak sa Batangas at ang lola nito ang nagpalaki sa bata kung saan kamukhang kamukha umano ito ng aktor. Matagal na raw gustong makita ni Jan Santos ang aktor dahil mula pagkabata ay hindi pa niya ito nakikita. Noong pumutok daw ang Bulkang Taal ay pumunta si Inis Veneracion sa Batangas para mamigay ng tulong kung saan nakausap raw ito ng bata. Nangako raw si Ines na gagawa niya ng paraan para magkakilala at magkita ang mag-ama, ngunit hindi raw ito nangyari kaya umaasa raw ngayon ang bata na matupad na ang kanyang pangarap na magkita silang mag-ama. Kaibigan, kung inyo nakikita sa inyong screen, iyan po si Jan Santos. Magkamukha ba? Magkamukha, no? Ang laking tao daw nito, eh. Ang laking tao ni Jan Regala, di ba? Nakakatuwa, no? Kasi ang nanay ni Jan Santos, mga kaibigan, Vilma Santos ang pangalan. So, kapangalan niya, itong si Star for All Season natin at naging at ngayon ay kasalukuyang congresswoman na si Vilma Santos. Tapos ang pangalan niya, Jan Santos. Si Jan Santos, mga kaibigan, kapangalan niya yung yung nag-impersonate kay Vilma Santos. Nakakatuwa, no? 'Di ba si John Santos, 'di ba? Hindi niya yung spell ng kanilang pangalan, pero teka lang ho ah, para akong napubuwing. Kanina pa ako nagaganto eh kasi para akong may puwing. Anyway, mga kaibigan, so sana we're hoping and we're praying also na matapos na yung sitwasyon na ito, kasalukuyang sitwasyon nitong si Jan Regala at makita nito ang kanyang mga anak at syempre yung mga kamag-anak niya ay sana naman po ay magkaroon kayo ng reunion muli ay magkasama-sama kayo, di ba? Iyon ang isa sa pinakamasarap na bagay na mangyayari sa buhay ng isang tao, ang siya ay muling kilalanin ng kanyang mga kamag-anak at pamilya. Ayan. So, yun po mga kaibigan. Atin po naman detalye sa ating Showbiz Spotted number 1. At bago tayo magpaalam, tapusin ko na muna itong mga nagpapabati dito. Of course, si Mel Malate, nanonood pa rin po sa atin mula sa Napindan Taguig. Lance, late ka Lance, ha? Si Hermogenes Catalan Jr., pa-shoutout daw sa mga taga UAE Dubai. Si Hermogenes Catalan Jr., si Alex Arguelles, ang ganda ng pinido, Arguelles, no? Apelido. Si Rich Deliso, si Mario Crises, tama ba ako? Mario Crises. At saka si Jason Moore Pelgiego. Ayan. Pa-shoutout daw po sa Consent Boys ng UAE Dubai. And of course, si Nick Antoy. Ayan, nahuli siya ng panonood sa atin. Hello kay Nick Antoy. And of course, isa sa pinakagwapo na kilala ko, si Aljun Escozar. Ayan na. Nuts naman, gwapo. And of course, si Martin Gonzalo na nanonood sa atin. Hello sa iyo, Martin. Stay safe lahat ang mga kaibigan, ano? Medyo matindi na po ang mga may positive sa atin, ano, sa virus. Kaya stay at home tayo lahat. Hanggat maaari, wear your face mask, mga kaibigan. Oo. Kailangan pong mag-face mask at saka ng shield. Kailangan na po talaga yon. Dahil po natin kinakita ang ating kaaway. Ang ating po ng mga kaaway ngayon, mga kaibigan, ay parang utot. Hindi natin nakikita pero nararamdaman. Wala tayo. Pagsama sa akin, magbabalik ko tayo sa Monday, mga kaibigan, sa ganap na launa pa rin po, pero mamaya po meron itong replay na alas 12 ng ating gabi, so kapag ka medyo gusto nyo mapanood o marinig ulit ang pagbati sa inyo, panoorin nyo mamaya alas 12 ng ating gabi. Anyway, hanggang sa Monday hanggang alauna medyo pa rin tayo magkakasama dito pa rin po sa ating show na Showbiz Spotted. Bye!